bago kami pumunta doon sa location, so, gagala muna kami ngayon. So, makikita nyo yan, puro pag. Makikita nyo ba yan? Si Alvin, busy. Giniagawa mo! Kasama na naman natin yung pandigma natin. Hindi mawawala yan yung H100 na yan. So business pa rin, kaya business pa rin yung kasama natin. So ayun, yung pupuntahan natin ngayong shop dito sa Batangas, which is malapit sa Salubo, isa siyang part ng isang sikat na banda. Papakita ko sa inyo mamaya kung ano yung bandang yun. So, titingnan natin yung business nila kasi nag-explorer to si Sir eh. So, partnership din sila, dalawa sila. And then, nagustuhan nila yung motorcycle industry. So, titingnan lang natin o bibisitahin nila natin yung itsura ng business nila dito sa Batangas. Nakakatuwa kasi isang musician saka isang IT nagkaroon ng business sa motorcycle kasi passion nila yung motorcycle. So titingnan natin kung paano nila na-adapt, kung paano naging business yung isang gusto lang nila, yung passion lang nila, kung paano sila kumikita at kung paano sila nag-join course dun sa business na yon. So tingnan natin kasi sa picture na nakita ko sa kanila, ang ganda. So, tingnan natin kung gaano siya kaganda pag pinunta natin siya ngayon. So, yun. Stay put lang kayo. Yun po, no? Ayos ba? Pops. Ayos ba? Ice cream sa may view deck, no? Ano masasabi mo sa view? Ang ganda niya. Yun o. Banggitin ko ba yung pangalan? Si ano? Si... Awas tayo na yun? Ano masasabi mo? May purpose ka dito. May nahanap ka lang ang Batanggay niya. Ano masasabi mo? May kwenta ka, right, Conte? Higi. So yun, anong masasabi mo na H100 yung dala natin? Masaya ba? Hindi, masaya sa likod. Bakit? Bakit? Tignan natin yung phone. Dahil hindi ka pa bumangking. Ba't? Pambalkon yan ah! Kaya kagi mo pa ba yung tropa sa mama dito? Ano sasabihin mo sa kanila? Sumama kayo, ang saya. Basa ba? Puting yun. Kamusta daw sa likod? Ha? Kamusta daw sa likod? Karbihan mo. Luko na sa likod. Ay, Bin. Tahin mo kaya. Tahin mo kaya sa likod. Ako tara. Driver. Ano matay? Ano okay mama? Okay lang yan. Okay lang yan. Lang yan. Wala, naka-ilang tensik na. Buti nakahawak. Oh.
So, good day. So, nandito nga tayo ngayon kay Sir Paolo. Anong banda ni Sir? Parokya ni Edgar ba? So, parokya ni Edgar. So, galing kami kanina sa ano eh. Lobo, Batangas. Yun. So, nakita ko lang yung showroom ni Sir. Ito. Hindi ko lang kung personal bike to ni Sir eh. Yan. So, ayan. Tapos, meron siyang graffiti. Yan. So, sa ano? Yan. So, yan. Nakakatuwa kasi yun, napagpukusan nila. Yung pagiging artist kasi, yan, nandito. Nakikita mo siya. But yet, may mga suggestions lang ako na ibibigay kay Sir. So, yun. Meron na mga products si Sir dito. Yun. So, so, ayun. Napadaan tayo ngayon dito sa shop ni Sir Paolo. Since kasi pumunta kami ng Monte Maria, so tinignan namin to, sabi ko ko Sir Paolo, tingnan ko yung shop mo kung anong kailangan mong improve. So ngayon, i-interviewin ko lang yung kahera ni Ma'am, ay ni Sir Paolo, kung ano yung maaari natin kita, no? Hi Ma'am! Ano pa rin Ma'am? Jasmine. So si Mama Jasmine, so kayo yung unang tindera ni Sir dito, no? So tatanungin ko lang kung, unahin ko na agad, gaano karami yung tao na pumunta ngayon dito sa shop? O, sa isang araw. Lima, gano'n, lima, sampu, no? So, yun, ano, yun lang yung kasi bago lang established eh. Kaya I think, kaya maliit lang yung pasok. And then, tanungin ko lang yung sales, kung magkano yung sales nyo within the day, sa isang araw. Pinakamababa. Sa 1,000, pinaka, sabihin natin 1,000. Pinaka bababa natin is 1,000. And then the pinaka highest kita sa isang araw is around 3,000, tama mo. So ayun, so sa bago kasi medyo ano yun, medyo maliit yun. Or katulad lang ng ibang mga shop na nakilala ko, 3,000 din yung pinaka regular na kinikita ng isang shop. And then yun, paano yun ma'am, pag nagsisales ko, pag may pumunta customers dito, nakikipag-usap ka ba o si sir yung nakikipag-usap? Okay. Paano mo nalalaman yung product? O tinatanong mo na lang yung mechanic? Kasi hindi mo pa siya kabisado. Pero may part ba na nai-interest ka na pag-aralan yung product para hindi ka na masyado magtanong? I think kasi someday matututunan mo siya. Every time na tinatanong sa'yo, maaalala mo, makakabisado siya. Tanong ko lang, kailan nagpupunta dito sila, sir? Di ba dalawa sila? Si Sir Paolo, saka si Sir... Si Sir Jun. So, sabihin natin ngayong araw, napunta ba sila dito? Hindi gano'ng kadalas. Kunyari, sa isang araw, wala. Wala po. Once in a week. Twice in a week. Oo, dalawa. Tapos, isang buong araw nandito sila. Bibisit sila dito, ano? So, ayun, nakita ko na... This kind of, yung shop na to is, nakita ko lang ha, based on my opinion, nag-run siya kahit wala pa yung, kahit wala yung niyari. So, kaya ano ko lang sa inyo, yung shop ko, ngayon, naka-open siya kahit wala ko. But yet, na-plan ko na o na-organize ko na kasi yung tao ko kung ano yung mga gagawin nila, ano yung mga movement nila, tawag-tawag na lang para pag may mga questions. But yet, on this kind of part na nakita ko kay Sir, since bago siya, may lapses na nangyayari. So, may problema na kailangan i-work out dito. Kasi bakit? Parang lahat kasi sila nangangapa eh. Sa part ninyo eh. Kay Sir, sa'yo, tapos yun. So, nag-iiba yung dyan. Nagbabago. Kaya the reason why na gusto ko talagang puntahan to is naantig talaga ako dun sa itsura na ito. Kaya gusto ko magkabigay ng opinion. So, ang pinaka nakikita kong solusyon dito para sa akin is attention. Promotions, attention, and ideas. And then, since sabi ni Sir, may mga tumatambay dito nakabike, hindi dapat, para sa akin lang ha, sa opinion ko dito, hindi lang dapat to motorcycle park. Dapat to meron something na ikabubuhay ng shop. Kasi wala siyang ano, kahit may budget, may delay, but yet hindi siya ganun kakumikita. So, kailangan na ito ng isang something na parang kahit cafeteria o tambayan area. Yun yung nakikita ko dito kasi napakaganda. May maganda yung shop eh. Kaso kulang lang talaga sa hatak ng tao. Wala siyang hatak ng tao eh.
So kailangan na ito promotion and then more ideas sa product. And then huwag masyado mag-rely on the mechanic. Yun. Kailangan nila sir, si Sir Paolo, saka si Sir... Si Sir Jun. Sir Jun, no? Jun Hernandez. Kailangan talaga nila mag-pay attention on this product. Bago natin iwan yung ating shop, i-build muna natin o palakasin muna natin bago natin siya ano, bago natin siya hayaan gumalaw ng sa sarili niya. So yun lang yung napapansin ko kasi pagpasok ko. Saka yung nga, sabi nga, kayo lang yung makakausap ko. So, yun lang. Yun na nakita ko. Kailangan ito mag-build. Since may pangarap yung owner, yung dalawang owner nito, mag-build ito. Kailangan lang nila ng suggestion o kailangan lang nila ng opinion tulad ng mga ganito. Pakita mo ulit. So yun, parang dito sa aura ng shop na nakikita ko, parang gusto ko to cafeteria. Parang gusto ko siya may mga big bike, tambayan, kainan, lumihan, bago ka umakyat kasi walang kainan. Kainan ba sa taas? Wala eh, no? Wala masyadong kainan sa taas, galing kami Monte Maria eh. Pero hindi siya masyadong, pero kung magpo-promote to as motorcycle kapihan, motorcycle accessories, jacket, big bike, cafeteria, I think maganda to, mag-workout dito. So ang ganda ng area kasi bago ko umakyat ng Monte Maria, eto na yung shop. So yun, ang ganda. So hoping one day, pagbalik ko dito, makausap ko si Sir Jun sa si Sir Paolo. Yun. Tara, pakita natin yung labas. Okay, bara ako. So ayun, pag-uusapan lang natin yung huli natin pinuntang shop kay Sir Paolo. Napansin lang namin kasi sa kanya is yung tema ng shop is more on big bike look. Pero ang ginagawa dun is more on underbone. Tapos all of the product is for underbone. Ibig sabihin, yung product nila nangangailangan ng mekaniko. So paano, tapos yung mekaniko nila kasi isa lang. So sabi ko, paano kikita yung shop kung magre-relay ka dun sa tao na uubusin yung pyesa mo? So parang may no-no eh. Para sa akin, dapat laging blend. Dapat laging equal. Dapat hindi lahat umikot yung shop dun sa isa, dun sa mekaniko. Dapat kumita yung shop, pumasok man o hindi yung mekaniko. Kaya, kailangan nilang i-ayusin pa yun. Kailangan nilang pagpukusan pa yun. Ang pagpukusan nyo sa part na yun kung saan sila dapat kumikita even kahit walang gawa. And then dun sa picture sa site nila, nakita ko, nandito na kami ngayon sa SM Batangas yata to eh. So nasa sentro tayo, even though papunta siya ng Monte Maria, nasa sentro pa rin siya. Ibig sabihin, yung product kasi na binibenta nila doon is more on underbone, more on tricycle, blah blah blah. Basta mapababang uri ng motor. But yet, may network eh. Nakikita ko may network. Bakit? May Mio dito. May NMAX, may Aerox. May Sniper, may Raider. May buhay. May buhay dito. Kaya, I think mas mapapaganda kila sir ang magiging stocks nila. Sabi ko dun sa tindera kanina, ang i-stocks nyo, yung stocks nyo niya na more on kailangan ng mekaniko, limitahan nyo na lang, kontihan nyo na lang. Huwag na kayo mag-restock or konting-konti na lang. And then, mag-focus kayo on the gloves, mag-focus kayo on the shock, mag-focus kayo on the helmet. Yun yung mga product na kahit hindi mo kailangan ng mekaniko, kikita yung shop. At ang ganda niya tignan. Ni-imagine ko yung showroom kasi ni sir, ang ganda. So alam mo yung magpapapicture ka, tapos bibili ka ng product tulad ng mga helmet, branded, semi-branded, ang ganda, doon lang kailangan i-workout nila. Tapos yun na medyo mainit lang. I think mababago 'yon kung siguro kung someday kung kikita niyo ng shop, pwede mag-aircon. And then na-advise ko lang kasi nakikilala daw yung shop more on big bike. So dapat kung nakikilala tayo on big bike, dapat kung tatambayan tayo ng mga big bike o malalaking tao, may benefits, hindi lang basta tambay. Dapat may pakinabang. Paano siya kikita dun sa tambay sa mga big bike?
Nandun na yung free coffee eh. Free coffee sa pagtambay nila. I think, ang itadagdag na lang ni Lazar doon, pagkain. Almusal. Kailangan nun almusal. Na para, alam mo yung kahit tambayan ka ng napakaraming motor dyan, ang daming big bike dyan, tumikita ka sa kanila. Dapat yun yung value. Yun yung value nung pagkakaroon ng shop. Kasi may expenses ka. May gastos ka sa monthly. Kailangan mo mabawi yon. Hindi yung basta ordinaryong tambay lang. Buti sana kung bahay nyo lang yun. Eh, business yun eh. For business purposes. So, yun. I think kailangan i-work out nila sa yun. Hoping na pagbalik namin doon, may choices na ng pagkain. May tindera. May kusinera. May waiter, may ganun, basta bla bla bla, more on food. Kasi tinignan ko yung taas ng Monte Maria, umakit kami kanina. Walang interesting na pagkain sa taas ko. So, ang nakita ko siya, na vision ko sa kanya, bago ka umakit ng Monte Maria, or after mo umakit ng Monte Maria, bababa ka sa Motolab para kumain. Even kahit na sabihin natin Saturday, Sunday lang yung akit ng mga tao, kumikita ka pa rin. Yun yung mahalaga eh. Kumikita ka sa pagdayo nila sa'yo. Dapat laging ganun. Para matuloy mo yung gusto mo, yung passion mo, yung hilig mo. Dapat kumikita ka, nagsa-cycle ka, hindi lang basta tambay. So, yun lang yung nakita ko si Sir. Sayang lang, wala kasi sila Sir doon, sila Sir Paolo, saka Sir Jun. Hindi na-advise ko sana. Mas nalamdaman siguro nila yung gusto kong ipunto dun sa business. Sayang yung business. Kailangan pa niyang i-workout. Kailangan pa nila i-value. Kailangan pa nilang pagpukusan. Kailangan pa nilang gandahan. Kasi negative yung tindera at katiwala lang iiwan mo doon. Wala silang magagawa. Hindi ka kikita dahil sa kanila. Dapat ikaw. Ikaw pa rin na businessman. Ikaw pa rin dapat. Ikaw pa rin ang mag-focus dyan sa business mo para umasenso ka. Hindi yung ipapasa mo sa iba. Yun lang yung punto ko. Medyo masakit na pero totoo. Pasensya na pero yun lang yung napansin ko. Yun. Hoping namin naiintindihan kayo sa video na to. And then yun. Salamat. Yun. Inside midnight, you can say all that you want, but you and I were meant for this. You know sometimes we hide behind this illusion that we're done.